hours a day peeling garlic. Baba! Itong balat ng basura namin, yan, dyan namin tinatapon. Eh, siyempre, eh, kami, kumbaga sa madaling salita, kung sila nga nagtatapon dyan, tayo pa kaya? O di dyan na rin tinatapon. Pero kung ang nanunungkulan ang nagsisita o kaya inaalagaan, hindi kasi ganyan yan. Kumbaga, siyempre sila ang ginagalang, di ba? Ganun dapat. Nakikita mo yun? Yung taas na yun. Ito, ito. Yung taas na yan. Yung parang akala mo may mga tali na itim. Yan, basura yan dyan sa taas. Diyan din nila hinuhulog. Ilan ang mamamatay sa awin dito sa lugar na to sa tindi ng basura, di ba? Huwag na lang yung mga matatanda, yung mga bata na lang, yung hindi kakayanin ng bakterya, di ba? Hindi ba sila naaawa nun? Sila ang may power, dapat anuhin nila. Even the smallest of slums contain potential voters, and candidate Madam Lenny braves the rubbish and garlic peelings of GK on her campaign drive. Ako po yung aking plataforma. Gusto ko po sana nakita ko yung mga sitwasyon dito sa ating likod. Pag ako po inalal ng tinalat, nilagay muli sa barangay, ito po mga basurang ito ay tatanggalin natin, ipasakay natin sa dump truck. At tapos gagawa tayo ng drainage para patungong dagat. Hindi lang papansin ito, kaya minsan yung mga tao, nilalagyan lang nila dyan. Ang pagtalikod mo, tinatambak nila. Kahit anong bantay, minsan nilalagay dyan. Dapat ilalagay nila sa truck na dumarating. May pumapasok naman truck eh. Minsan katamaran ng tao, nilalagay nila dyan. Mismo yung asawa niya ang umaksyon bago pa man niyang nangangampanya sila. Imposibleng matupad yung sinabi ni Madam kasi di ba nga eh ano na kami ditong ididemolis. Paano pa nila gagawin yung pagkaabalahan pa ba nila yon? Kung sakaling sino man sa kanilang manalo? Election Day has arrived in the Philippines. Close to 60 million voters are turning out for barangay elections. Daso Romualdo Victoria. Babes from the local charcoal-making community. It's one of the hundreds of volunteers overseeing the polling stations. Her job is to look out for anything odd during the voting. Kadaya, na-flying voters. Kadaya nung nangyari na yun, hindi pa siya nakabuto, pero may bumuto sa pangalan niya. Ibig po sabihin, may bumuto sa pangalan niya, na hindi siya yung may-ari ng pangalan. Ganun niya. Kaya kailangan bantayan talaga ng mga watcher, full watcher. Ha, kasi biglang-iglak lang. Back in the slum, voters are voicing their dissatisfaction with the electoral process. Pag bumoto ako noon, di ba? Pagkapunta ko doon para bumoto, hindi na ako pwedeng bumoto kasi nga may nakaboto na nga sa pangalan ko. Pinakita ko sa kanila na ako yung nakapangalan doon. Ngayon sabi nila, sino raw ba yung pumirma doon sa pangalan ko? Sabi ko, ewan ko, di ko naman alam. Kaya nga, bumunta nga ako para bumoto dahil di ko nga alam.
bakit daw nagreklamo ako. Sabi ko, natural pa magreklamo ako kasi pangalan ko yan eh. Buhay pa ako, pinapatay na yung pangalan ko. Sabi ko, gano'n. Kung ayaw niyo akong pabuto eh, makakarating tayo kung saan. Sabi ko, hating share. Pinaboto nila ako para di na ako mag-skandalo ba na. Tulad nga nung katukan dito na kakatukan ka sa bahay mo, bibigyan ka ng pera. So para iboto lang yung ano nila, tao nila. Stories of candidates buying votes have also reached Babe's ears. Meron. Yung nakarang araw, meron. Nagpakain siya sa Manginasan. Tatunodan ka tao sa Manginasan, di po ba na itinain? Anli, ganun meron. Meanwhile, across town, current chairwoman Vicky Reyes is dealing with her own election issues. Her volunteers are being accused of influencing voters. Una na pamagiging ko nakipag-away tapos yung kapatid ko. Huwag muna lang ano yung sino ino-offer mo o sino inaalok mo. Kailangan ayusin mo na lang o kung saan mo sila daling presinto o saan sila presinto dapat ano. Hindi yung ibubulo ka pa para sa kanila. Kumbaga sa ano, binaba na nga sa amin yung dapat naming gawin eh. Kaya lang, minsan gumagawa sila ng hindi maganda. Parang sugal yan eh. Matalo't manalo. Kailangan maging patas ka lang at maging maayos lang ang ano mo. Kung sino yung manalo, sunod naman tayo eh. Days since the fire in the slums, and Pastor Ramil has raised enough money to feed the children. But it's not just food he's providing. Nagsisimula ako sa mga bata. So I love children. Ginagawa ko kaya, pinitig ko yung mga bata, hindi lang ng pagkain, pati ng word of God. Oh, marami to, marami to. Huwag kayong magana. Huwag kayong magtutulakan, marami to. Marami to. Oh, sige. Tayo. Huwag magtutulakan, ha? Ipahayag namin ang salita ng Panginoon at gawin namin silang disipulo ng Diyos. Yun yung mission namin. Pero hindi naman siya na magiging makikinig kung wala nang kain. God is good to me. Isa pa. God is good to me. He holds my hand and makes me stand. God is good to me. Sabi mo sa katabi mo, God is good to you. Isa pa. God is good to you. He holds my hand and makes you stand. God is good to you. Oh, God is good to us. 1, 2, ready, go. God bless you. Oh, ano? Kailangan mo siya dobe, ha? Kailangan mo ka mamaya, ha? Oh, kanya. God bless you, be. Kailangan ka.
The election results are in. Lenny Reyes has won in her barangay and takes over from her husband as chairwoman for the next 3 years. Nandito na po si Madam Lenny Reyes sa inyong pinagkatiwalaan bilang chairwoman ng Barangay 105. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Kasama po ng mga bagawan. Babe's candidate also won her seat. But chairwoman and midwife Vicky lost hers. With the elections over and the pastor less in demand, he can finally relax with his family. Alam mo, binigay sa akin yun ng Lord. Digit pa! Ang ganda, kung makikita nyo nga bahay namin, hindi nga siya mukhang bahay ng pastor. Marami nga nagtataka sa amin, even as nga, nagtataka nga rin ako kung ba't ganun kaganda yung bahay namin. Kung ba't ganun ka, kaganda yung mga gamit namin. Siguro walang 200,000. Kasi nga yung mga ano niya, yung foundation niya, tapos so zero kasi to eh. Zero eh, wala talaga eh. So mabuti ang God at nag-provide siya. Hindi ko alam kung saan kinuha yung pera. Tawagan kita mamaya ha. Okay, sige. Okay, bye-bye. Yung iba nga mga pangit yung mga kaisipan, sinag-iisipan kami ng pangit. Saan daw galing yung pera namin? Lagi ko ang sinasabi kay Lord. Minsan may chismis kay Pastor, may gusto daw si Pastor doon. Tapos tatanungin ko siya, totoo ba yung sitar? Sasabihin niya, hindi totoo yun. Naniniwala ka agad ako dahil hindi ko niluloko yung sarili ko, dahil sangay muna ako, hindi. Naniniwala ako dahil yun ang nilagay ng Panginoon sa puso ko. Kahit maraming tukso, pero minsan, alam mo na, di ba? Pero ang Panginoon mabait talaga. He's very good to me. Okay. So, I have to go, ha? Another appointment. It's been 1 month since the election, and the flood waters have risen in GK. Kagaya niyan, kaya may tubig ulit, di ba umula nung nakaraang araw? Ayan, pundo na naman yung tubig. Siyempre, yung kagaya niyan pag maglalaba kami, maliligo kami. Saan tatakbo yung tubig? Eh, walang greenhouse, walang kanal. O di ba? Siyempre, may i-stock. O tapos mag-CCR, pag mag-CCR kami, edi, ano, babalot ko sa plastic. Siyempre, diyan may tatapon o saan naagos yung tubig? Wala. Campaign promises to improve the drainage and clear the garbage haven't materialized. Para sa akin, imposible. Hindi na nila magagawa yun kasi naka-ano na kami dito eh. Naka-plano na kami i-demolish eh. Oh, sabihin na lang natin, hayaan mo na yan. So, didemolish na naman sila. Kasi ang mga naririnig ko dyan sa labas eh, yung mga patay na, nandoon pa ang pangalan. Sabi nung kapitbahay ko dyan, baka naman ako. Patay na yung asawa ko, pero nandoon pa. Naboto pa. Ako, wala kang makikita dito, kundi yan, bad. Pangit. Pangit na view. Ano ba makikita mo dito ang maganda?
Wala, oh, wala yan yung bahay ko. O, oh, ayaw, hindi pa mo ba yan? O, oh, ano, ano, pangit. Ay, naku, wala kang makikita mong ganda rito. Sagabal siya sa buhay ko. Pero siya lang ang nagpapalakas sa akin. Limang araw kami walang ganun. Hindi ako upra sa ganito nga ako. Mamatay talaga ako ng dilat nila. Ang ganda rito. Pet provincia. Nakapanatag yung lupo dito. Kisa doon. Sariwa yung hangin.